Yes, so ngayon naman, tatawagin po natin ang anak ni Nanay Gloria, si Boss Alan. So, nag-English na po yung dalawang anak ko. Nag-English pa yung asawa ko. Ano pang gagawin ko? Kaya ko. Di ba? Una sa lahat, ani ko na po yung pagkakataon na Sultan ako. Okay. Una po, maraming salamat of course sa lahat ng pumunta. Sa mga malalayang lugar. Ako, napakaswerte ko kasi, tatlong magulang meron ako. Yung tunay na magulang ko, yung pangalawang magulang ko sa Moriones, at ang pangatong magulang ko na nandito kasama yung nanay ko. Sa mga pamangkin ko na nandyan, galing pa na magtalpan, Basal, maraming salamat. Actually, hindi po kami magkakadugo. Wala pong dugong nananalitay sa amin kasi una, hindi naman po talaga ako anak ng mga taga-Moriones. Kaya ako po sinasabi sa inyo to, kung napanood nyo na po ako sa TV, ganun din naman po yung sinabi ko. Pero gusto ko lang po i-clear na hindi po ako kadugo ng mga Diaz. Wala pong nananalintay sa aming dugo, pero tinuring po nila akong kapamilya. Hindi ko rin po sila kadugo, kasi ampun po ako, pero tinuring din po nila akong tunay na anak. Lalo na yung pinsan ko. Sa dami ng taong gusto kong pasalamatan, mga kapitbahay ko na napakababait sa akin, na lagi nakakaintindi kapag kayong nanay ko, laging sumisigaw dito, nag-aaway sila ni Ana kasi nanay ko matanda, si Ana Pingi, so hindi sila nagkakaintindi. Salamat din sa mga taga-Tondo na nagpunta. Salamat sa mga kasamaan ko sa industriya. Actually, si Mark, hindi ko siya ka-close na kaibigan. Pero nung first time namin magsama ni Mark sa isang show, doon ko napatunayan na hindi talaga sa tagal ng panahon para makilala mo ang isang tao. Isa sa pinakamahusay na mga ayot ng Pilipinas ang pumunta sa akin ngayon at maraming salamat. Sa anak ko, si Raina, na mula-simula na nagkakaroon na ng mga sakit yung nanay ko, nandito siya, nag-stay na siya dito. Hanggang ngayon, maraming salamat. Sa lahat ng mga barkada ng anak ko, maraming salamat. Sa best friend kong pastor, nandito. Of course, sa best friend kong pastora na nagkinan ko. Maraming salamat po. Sabi ko nga, hindi na ako iiyak kasi wala naman po talaga tayo magagawa eh. Pero bilang isang anak, natanggap ko na wala yung tunay ko magulang. Natanggap ko yung pangalawang magulang ko na matay na rin. Pero parang hindi ko kaya tanggapin. Yung pangatlong magulang ko na nagbalik sa akin. Wala na rin. Hindi ko po alam kung paano ko magsisimula. Hindi ko alam kung kaya ko ba magtrabaho. Kasi kaya ako nagtatrabaho para sa mga anak ko.
para sa nanay ko. Ipagawa ko na kakapawin sa kanila. Sa ilang patuloy namin dati, halos hindi kami kumakain. Sa paglalaba, nanay ko buwas sila bandera yan. Masama po akong anak. Kung meron na po kayo kilalang masamang tao, isa po ako doon. Kinakaiyaw yung nanay ko kasi napadpok na lang siya. Hindi ko siya pinapakilala sa mga kaibigan ko kasi mahirap lang kami. Kasi matang siya pangarap ko sa buhay. Pero mula nung ginisip po ako ng Panginoon na hindi po pala dapat nakaiyak yung magulang mo. Bukod po na patunayan kung gano'ng kamahal yung nanay ko. Kami na lang po yung mga anak ko dito. At tumatay yung magulang ko na lang po yung natitirang kapatid ng nanay ko. Naghapon na iyak ako sa nanay ko kasi sabi niya, patay na yung kapatid ko, baka hindi mo na akong maalala. Baka hindi mo na akong puntahan kasi hindi mo naman nanay niya. Kaya sabi ko, nanay ko, kung ano ba yung pagmamahal ko sa nanay ko, ganun din po yung pagmamahal ko sa inyo. Napakaswerte ko po kasi meron ako kayo. Kung wala kayo sa tabi ko, hindi ko po alam kung paano po magsisimula ulit. Maraming salamat po sa kabutihan niyo po sa akin. Krisi, maraming salamat. Mami Smile, isa sa mga best friend ko. Maraming salamat. Kay Nicole, maraming salamat. Lalo-lalo na sa mga anak ko. Kasi sila yung nagpapatatag ngayon ng buhay ko. Yung mga anak ko na lang ang meron ako. At masaya ako dahil meron akong kayo. Kaya, ito na po yung huling gabi ng nanay ko. Maraming salamat sa tumulong. Maraming salamat sa mga nakiramay. Maraming salamat sa nagmamahal. Sa nanay ko, ipilitin ko po na magampan ang kwentong kunin ko kung gano'n siya naging magaling at mabait na magulang sa akin. Kaya hindi po ang gagawin ko sa mga anak ko. Kaya bilang isang anak, ito lang po mapapayo ko. Habang nandiyan po yung magulang dito, mahalin nyo na sila. Sabihan nyo na sila na I love you habang naririnig pa nila. Kasi hindi ko na magagawa. Ako na lang yung nakakarinig ng mga sasabihin ko sa kanya. Marami pa akong gusto, marami pa akong plano. Malapit pa yung birthday niya. Kaya yung mga lahat ng anak na nandito may magulang pa. Sana mamaya po, ikaw sabi niyo mga magulang niyo, sabihin niyo, I love you, Nay, I love you, Tay. Yun lang po. So, samama po. Magandang paalala po yan sa mga anak na may mga magulang pa, no? Ang dami. So, ang sikreto, isa sa sikreto talaga ng mahabang buhay ay pagmahal, magmahal sa magulang, no? Mag-aruga sa magulang. Yun yung utos ng Diyos na may kalangang.